Hello mga baby, welcome back sa ating YouTube channel, Bang Libak na ta! Nako, ito na ang hudyat mga kabibig. Oo, meron ng post si Joey De Leon na talagang feel ko talaga ha, at maybe depende sa inyo kung ano ang iyong kuro-kuro opinion na take 5. Sa TV5 sila lalabas. Nako po, paano nang it's showtime? Ang post ni Joey De Leon na ang poet nyo, sabi ko noon, we are not signing off. We are just taking a day off. In other words, pahinga muna. In English, take 5. Nako! Marami mga espekulasyon ang lumalabas after pinost ito ni Joey De Leon. Kasi parang bulong-bulungan na ang TV5 daw ang kukuha sa Itbulaga at ang magpro-produce ng Itbulaga ay ang TV5. Hindi si Mayor Benitez kundi si ang TV5. Nako, grabe talaga as inawindang ang mga netizen na talagang parang kumpirmado na nasa TV5 ang Itbulaga. May nabasa akong chika mga kabibig na maraming nag-aabang sa Itbulaga Dabar Cards TVJ sa ano sa TV5. Pero ang ilan na balitaan namin base sa PhilStar Global, done deal na raw ang TVJ sa TV5. Natapos na daw ang deal. Sarado na daw ang deal na talagang sa TV5 sila. Posibleng kasama raw ang buong Dabar Cards at ang buong production staff na maaaring gamit pa rin ang titulong Itbulaga. Pero may naririnig kaming balita, tinatawagan daw ng taga-Tape Incorporated sina Jose Manalo, Wally Bayola, Alan Kay at pati rin si Paolo Ballesteros. Wala lang kaming balitang sinagot nila at nag-commit na sila sa Tape. Ay nako, exciting ito. Kasi sabi ni ano ha, sa vlog ni OG Diaz, parang nasabi daw, nasabi ni OG Diaz, parang lang ha, pakipanood nyo ulit, sa aking pang-intindi na merong 4 na host ng Itbulaga ang mananatili. Oo, may 4 na host ng Itbulaga na mananatili, na sila yung bagong host sa Itbulaga sa Lunes. Oo. Nakita nyo na ba ang video kung saan nag-ano na sila? Parang nag-prepare na sila? Oo. Ay, panoorin nyo ang video ito ha. Talagang nakita ko ang isang bagong host, si Paolo Contis. Panoorin nyo mga kabibig. O, diba nakita yun na? Kung totoo na si Jose Manalo, Wally Bayola, Alan Kay at Paolo Ballesteros ay babalik, eh ano naman yung pinirmahan nila na mag-ano sila, mag-resign? Drama lang ba yun? At ang chika, may traidor daw sa Dabar Cards. Sino kaya ang traidor? Ay, nako. Wala pa namang sagot or balita na nag-commit na sila sa Tape sina Jose Manalo, Wally Bayola, Alan Kay at si Paolo Ballesteros. Malalaman natin yan sa Lunes kasi babalik na sa ere ang Itbulaga kasama ang bagong host, at alamin natin kung sino ang natitirang main host sa Itbulaga. Pero may binubuo na raw silang line-up show. Baka hindi raw Itbulaga, pero I'm sure Itbulaga naman eh. Oh, may lumabas pang balita na kinausap ng Haloso sibling si Willie Revillame. Pero hindi lang tiyak kung alam na ito at kung papayag ang GMA. Samantala, malaki ang posibilidad na ang TVJ na magkaroon ng noontime show sa TV5. Dahil ang isa pang nakarating na balita mga kabibig,
Hanggang June 30 na lang daw ang kontrata ng its Showtime sa TV5. So if ever hanggang June 30 lang ang kontrata ng its Showtime sa TV5, posible bang hindi na ito ma-renew? Kasi papasok na ang bagong show na sabi nila Dabarkads daw ang pamagat. Nako, hintayin natin yan mga kabibig, kasi marami pang kaganapan na mangyayari mga kabibig. Pero sa Instagram post ni Joey De Leon, para itong nagpapahiwatig na sa TV5 sila magta-transfer. May bago na namang issue mga kabibig, kung saan hindi pala lahat ng staff ang isasama ng TVJ. May kumakalat sa Kapuso FB groups ang screenshot na ang isang Itbulaga staff na si M. Velasco, na kung saan mas marami daw ang nagstay, mga naiwan yung maliit ang sahod. So hindi pala totoo na isasama lahat ng staff. May natirang mga staff yung maliliit ang sahod. Sinabi rin ng staff na pinili lang umano ang isinama sa pag-alis ng mga host. Hoy, selective lang daw. Pinili lang, o ikaw, isama kita. Pero yung ibang maliliit na mga staff, natira. Nako, sinubukan ng Abanti Tonight na kausapin si M, at bagaman hindi niya dineny na siya ang nagbitiw ng mga salitang yun, ay hindi na siya nagbigay pa ng ibang information. Kabaliktaran ito sa comment niya na hindi raw ini-interview ng press para sa ibang Itbulaga staff. Sa ngayon ay hindi pa klaro kung kanino talaga mapupunta ang trademark ng Itbulaga. Alam nyo, ang dami talagang storya ng Itbulaga. Malalaman natin ang maraming kasagutan sa Lunes bukas kung meron ba talagang main host na matitira sa Itbulaga o lahat ba ng main host ay mawawala at papalitan ng bago. Oo. Pero I'm sure naman na yung mga Dabarkads, maging happy sila kasi patuloy pa rin ang Itbulaga sa FB account nila. Oo. Ang may-ari ng FB Live ng Itbulaga is yung head writers ng Itbulaga, tao ng TVJ, hindi nakapangalan sa tape yon. Ang alam ko nga, parang tinakot ng abogado. Sinulatan ata kahapon yung isa sa mga head writers. Hinihingi yung mga password. Again, pati abogado nila hindi alam yung istorya. Ang ruling ng internet, kung sino ang nakapagrehistro ng email, siya ang may-ari. Target po ng TVJ na umabot sila ng 50 years. 6 years to go yon, kaya ipinaglalaban ng TVJ at ipagpatuloy nila ang Itbulaga sa FB Live. Nako, magugulantang tayo sa Lunes kung sino ang panonoorin. FB Live ng Dabarkads or mainstreaming ng GMA na may mga bagong host ang Itbulaga. Comment down below na kung sobrang gulo na talaga sa nangyari sa Itbulaga. Yan ang ating latest Lebak Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone!